Hello guys! Welcome back to my YouTube channel again. Hello mga ka-KDB! So for today's video, mag-unboxing naman tayo ngayon ng bird cage. So isa ito sa mga hobby ko ngayon, nadagdag sa mga hobby ko, ang pag-aalaga ng mga ibon. So ngayon nga mag-unboxing tayo ng bird cage. So ayun guys, ito ay galing din sa online shop at pinagkakatiwalaan ko na din talaga ang brand neto, ang aking pinagbibilhan ng birdcage na ito. Kasi madami na din akong in-order na birdcage sa kanila. So ngayon nga mag-unboxing tayo. Kaso nga lang medyo namali lang ako ng pag-order kasi masyado itong maliit. Kasi guys, kapag mag-aalaga kayo ng ibon, dapat malaki na kaagad yung bilhin nyo para mas makakagalaw ng mabuti at mas dadami pa ng lubusan yung inyong mga ibon. So for now, eto, nagkamali ako talaga kasi beginners lang, pero mapabibili na lang ulit ako ng ng malaki papaka dun ko sila ilalagay. Pero pwede din naman dito ilagay guys yung ibon. Kapag nanganak yung mga ibon nyo, dito nyo muna ilagay yung mga kanilang mga sisiw, yung mga ganon. Dito pwede nyo silang ilagay. So ngayon nga, i-unboxing na natin sila ngayon. Yan guys. So makaya nagtataka kayo ba't maingay, kasi yung mga bagong bili ko ngayon na ibon ay nandito na. Sila ay mga African lovebirds. Meron na din naman ako dito, yun yung parakeets at Java sparrow. At meron pang isa, yung Maya, yung mayang kulay brown, na sa aking pagsasaliksik ay nung una dapat siya yung magiging pambansang ibon natin. Yun. So, eto. Yung chestnut munya. Ayun, yung munya na ibon. So, guys, i-unboxing na natin to. So, saktong-sakto to, guys. Kasi hindi ko pa siya in-unbox nung una. Kasi nga, ay wala pa kong ibon na mailagay dito. Ngayon nandito na yung mga ibon ko na bagong bili, na mamaya papakita ko din sa inyo guys. Yun guys. So wow, kulay green pala to guys. Itong aking binili, meron ako ditong kulay pula, kulay blue, ito naman kulay green. Pero mas maganda guys, kapag magsisimula kayong mangolekta ng ibon, i-priority nyo na kagad yung kanilang kulungan. Guys, sa pag-alaga pala ng ibon, dapat mauna muna yung kulungan bago ang ibon. Hindi pwedeng mauna ang ibon bago ang kulungan. Kasi kapag bumili kayo ng ibon, mahirapan siya kung ilalagay nyo lang siya sa kanyang pinaglalagyan nung binili nyo siya. Halimbawa, sa pinaglalagyan na ng karton, ng sesto, hindi nyo siya pwede dun ipanatili. O di kaya yung sa mga karaniwan, yung ni pinaglalagyan nung sisiw, hindi nyo siya dun pwedeng ilagay. So guys, ito yung ating ang nabili. Maliit lang ito, pero bibili pa tayo kasi dapat malaki talaga para hindi sila mahirapang kumilos. So guys, ayan. Sealed na sealed talaga to. Medyo matagal lang to dumating guys. Mag-iisang buwan ata. Ito bago dumating.
Pero worth it naman kasi medyo mura lang naman yung kanyang presyo. Pero guys, mas malaking hawla, mas malaki ang presyo, pero mas worth it ang malaking hawla. Dahil beginners lang din ako, isasuggest ko na sa inyo talaga yung malaking hawla kaagad. So ganito siya guys kapag bagong beginner. Hindi pa siya naka-arrange. Kayo ang mag-arrange. Okay na yan. So i-arrange na natin siya. So yan guys. So diba guys, sobrang liit niya lang. Ayan. Sipin nyo guys, wala pa tong bahay. Masikip na guys. Kaya kung ako sa inyo, malaking nakaagad ng yung bilhin. Okay, so lalagyan pa yan ng bahay dito guys. So ganito pala siya guys. May libreng lalagyanan, ay kasama na sa inyong bibilihin yung kanyang lalagyanan ng kanyang pagkainan. So guys, pansamantala lang itong ganun na nilang bahay kasi malalaki din itong ibon na ito eh. Kaya sa mga magregalo dyan, ibon lang, pwede na sa akin yan. Ayan guys. So ito guys, tapos tukuhan ko na din kayo mag-ayos. Iaanin nyo lang yan. Ayan guys, so nakikita nyo ito. Ito. Idudugtong nyo lang yan sa kanyang bahay. Tapos yun, ayos na. Ilalagay mo na lang yung kanyang bubong. Ayan guys, so. So ganyan yan guys, ganyan yung kakalabasan yan. Pero para mas sealed, pwede nyo din yan lagyan ng alambre dito. Yan, para ilock nyo. O di kaya yung parang straw na ginaganon para mag-lock. Tapos, eto na guys. At ang kanyang bubong. Ito ang kanyang bubong guys. So ganyan din yan. Ayan guys, so may ganyan. Dito nyo yan ilalagay. So ayan na. So guys, ayan na ngayon ating kinalabasan ng ating hawla. Ayan. Tapos eto. Ay eto pala guys yung kanyang mga accessories or yung mga laruan ng ibon. Sabit nyo lang ito. Yan guys. Ganyan.
Pasamantala lang talaga to guys. Bibili din ito. Siguro tayo. Ayan. Tapos, ito, susuksok nyo lang to. Tapos, ayan na. Pwede na dyan maglambitin yung ating ibon. Ito guys, yung ating nabili ay African lovebirds. Ayan. African lovebirds. Ito na yung ating ilalagay. Ang gaganda ng kanyang mga kulay guys. Guys. Ang cute. Cute nila. Yan guys. So. Lalagay na natin ito. Maya maya. Wait na. Guys. So ayan na nga guys. Naayos na nga natin. Guys ay kulang pa. Lalagyan pa ito ng bahay dito. Pero sa ngayon, siguro hindi ko na siya nilalagyan. Kung ililipat ko na lang siya guys, doon sa mas malaking kulungan. Ito, kasi malaki yung ating mga, itong mga ating mga African lovebirds. So guys, may isa pang lovebirds, yun yung parakeets. Actually, maraming variety nito guys. Yung mga gantong ibon, mga lovebirds niyan. Para siyang mga halaman din na katulad ng aking mga kinokolekta. Tapos marami pang iba-ibang uwi ng aglaonema. May suksum, may mga rare pa. Even there are small but may mga rare pa neto lalo. Ano guys, oh. Cute. So, ayusin ko na siya guys. Ito, ayos na to naman na. Lalagay na natin yung ating mga nabiling mga ibon. So guys, ilalagay na nga natin ang ating mga ibon na nabili. Wait lang. So guys, ilalagay na nga natin. So ganito lang yung magpalabas ng ibon guys. Hindi na siya inaano. Ibubukaw nyo lang dito. Diyan o guys. Ayan o dito. Ayan. Tapos, ayan na pwede nang lumabas ang ibon. Ayan na! Guys, ang cute. Ang cute niya guys, oh. Ito naman. Next nating labas. Cute na mga ibon, guys. Igupit muna natin, guys. Nakatali kasi. So, ito naman, guys, yung next natin. Igupit lang natin kasi hindi na siya kaya. Ayan. Lalabas na sila. Magsasama-sama na sila. Oops. Parang alam nila guys na lalabas na sila. Ay. Ayan na. Kasama na ang trio. Ayan. Ayan guys. Ayan na sila. Ang cute. Cute nila guys. Oh. Tapos lalagyan na lang natin sila ng bird mix. Nakahanda naman na din guys yung kanilang pagkain. Hawakan lang natin tong isa guys. Ay. Mailap din guys. Ay, wag na pala guys. So guys, kapag hawakan kasi natin yan, yung mga ibon, kung gusto nyo hawakan ng ililipat nyo sa hawla, mahihirapan kayo guys kung hindi kayo sanay kasi yung tuka nila ay napakasakit manukan nila guys. Yan guys oh. Pansamantala lang tong kanilang bahay nila. Kasi mas maganda talagang malaki. At hindi pa nga natin na ilalagay yung kanilang bahay guys oh. Kung lalagyan natin yan ng bahay, yung bahay na kahoy ay mas masisikipan sila. Masaya naman sila talaga guys oh. Sobrang saya. Ang cute nila guys, tingnan. Mamayag din guys, pasilip ko na din sa inyo yung iba ko pang mga hawla. Yan guys, ang cute.
Yun na guys. Ayan na tingnan nyo guys. So guys, saka handa na din yung kanilang isa sa mga mahalaga din na ano, yung kanilang cattle bone. Ayan. Meron din tayo nun guys na ilalagay. Ang cute nila guys. Sobra. Yung kanilang mga mata. Oh. Ang kaibahan nung isa, yung parakeet guys, may parang stripe. Etong mas mukha naman yun guys. Kung magsisimula kayo guys ng pagkokolekta, pwede kayong magsimula, ayan. Parakeet o kaya yung ayan, parakeet. Pero kung gusto nyo laruan lang, pwede din yung chestnut munya. Yun talaga, 50 pesos per pair. Pero cute din yun guys. Tapos kung wari, gusto nyo yung mga pa, ng mga beanches, masasuggest ko sa inyo guys, ang cute yung Java Sparrow. Ang cute talaga din nun guys. Guys, ang cute nila oh. Naglalaro. Yun. Ang cute. Ayun, kita ni Tabi oh. Cute nila guys. Yan guys. So guys, naiayos na nga natin ng ang setup ng ating mga African lovebirds. Ayan na sila guys. Ganyan guys yung kanilang ano, yan o. Aesthetic talaga guys. Kasi, ayan o. Nakalagay dito ang pagkainan ng ibon. Guys, ayan din. Ayan. At ang ating lovebirds. Ayan, tatlo sila dyan guys. Ang ating African lovebirds. Ang cute ng kanilang mga kulay nyo guys. Saan kayo ng pangalan pa lang nila? Trio. As a group, trio muna sila. Yan ang cute nila guys. Yun. Ang ating bagong ibon. Ating mga bagong mga ibon. Ito guys yung kanilang ano pagkain. At ito pala guys, nailagay na natin yung kanilang cattle bone. Ayan. Yung tubig, pagkain. Usually guys, pwede, pinapakain ko din tong mga ibon na to ng malunggay o di kaya kangkong. Siling labuyo guys, one of the maganda din daw sa kanilang ano, sa mga ibon. Ako din ay nagsasaliksik din upang dahil baguhan nga lang din ako dito sa ating sa aking bagong hobby, ang pag-iibon. Okay, so yan siya guys. Yun. Ato guys, yung mga kangkong malunggay once a week o di kaya ano twice a week, pwede yun guys. Pero usually, ito talaga yung pinapakain ko sa kanila. Ang kanilang African bird mix. Bird seed. Yan. Bird mix seed. Yan. Ito guys, kung ano, ito, ang laman nito ay sunflower seeds, tapos yung plain lang yung isang seed na ganito. At meron pang parang bigas. Yung sa bigas. Ayun lang. So guys, muli maraming salamat sa inyong pagsama muli sa ating pag-unboxing ng bagong cage at sa ating pag-unboxing ng bagong ibon. Pagpe-flex ko sa inyo ng bagong ibon na ating nabili sa market, sa palengke. Ayan. Yun guys. Ayan.
So guys, isasabit ko na to doon sa aking paglalagyan, katabi niya ang ating lovebirds, ang ating parakeets. Muli guys, thank you for clicking this video. At kung bago ka lamang sa aking channel, don't forget to like, share, and subscribe. And to complete, hit the notification bell to notify for my next video. So guys, ito ko nga sila nilagay. Yan yung ating mga African lovebirds. Yan, nilagyan ko na lang ng alambre dyan. Tapos, ayan. Yan guys. Yan yung ating mga African lovebirds. Tapos, ito guys, yung sa kabila naman yung aking mga African lovebirds. Ay, mga parakeets naman. Ito. So guys, ayan yung ating mga parakeets dito sa kabilang ano, yung kabilang hawla. Yun guys, hindi ko na kukunin guys kasi mahirap din, mahirapan tayo kasi kakapalit ko lang din naman ang kanilang pagkain. Ayan guys, oh, puno pang kanilang mga ang kanilang bird seed. Yan guys, nag-hello yung ibon guys. Ayan guys, meron din yan cattle bone, mga accessories nila. Ayan, meron din. Tapos ito yung ating binili nga ulit, mga African lovebirds. Yan sila, cute sila guys. Kulay green, kulay red yun, tapos kulay blue yung isang hawla. Bibili na talaga ako ng malaking hawla guys. Guys, ang cute nila.